introduce our team, God's Abounding Grace. Our speaker today is one of our primary cell leaders, a praise and worship team musician, and also a maritime instructor, while also being good husband to his wife, Sister Wang, and a doting father to his children, Isa and Yael. Let us all welcome Brother Ronald Alnahes. Yan, sabihin mo sa katabi mo, maganda ka. Ayan, pogi ka. Ayan, sa paningin ng Diyos at paningin ko. Ayan, syempre. Pwede bang ngitian yung katabi mo? Ngiti. Baba mo na konti yung mask mo, konti ngiti. Kasi itong hirap sa pag nakamask, hindi mo alam kung nakangiti yung katabi mo, di ba? Pag yung mata ng katabi mo naningkit, dalawa ibig sabihin, either nakangiti o nakagalit sa'yo. Tingnan mo nga mukhang galit. Kasi, di ba, nakamask kasi. Hindi mo alam kung nakangiti ba to o galit sa akin. Okay. Our God has given us amazing grace. Pwede ba natin palakpakan yung praise and worship team kanina? Grabe yung presence ni Lord, di ba? The amazing grace of God. And not just the amazing grace, it's also the abundant grace of our God. And this is our theme for this month. At sa mga this last quarter, is about the abounding grace of our God. Okay? So, I want to start with this story. Itong story na to, gentlemen, wala sa Bible to, ah. Kwento na lang to. Baka hanapan nyo ng context, eh. Meron tayong mga Sanhedrin dito, tsaka mga Pariseo, eh. Baka hanapan tayo ng context. May tatlong magkakaibigan. Yung tatlong magkakaibigan na to, one time na mamasyal. Okay? Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang na-aksidente, patay. Patay lahat sila. At sa kailang kamatayan, humarap sila kay San Pedro. Okay? Tatlong magkakaibigan. O, ano nangyari sa inyo? Ba't kayo narito? Na-aksidente ho kami, sabi ng tatlong magkakaibigan. Ah, sige. Hindi ko masabi kung kayo ay pupunta sa langit o sa impyerno. Pero sa ngayon, dito muna kayo. Dito muna kayo sa lugar na to. Sa paligid na ipinag-iwanan nila, ito yung isang lugar na maraming pato. Sabi mo sa atin, mga pato. Ayan, maraming pato sa paligid. Sabi ni San Pedro, habang nandito sa lugar na to, huwag na huwag niyong aapakan yung pato. Okay, huwag na huwag niyong aapakan yung pato. So, yung tatlong magkakaibigan natin sa isang lugar na to, maya-maya yung isa naapakan yung pato. Quack! May tumawa na raka ka na, may pato na agad doon. Quack! Yung naapakan yung pato, biglang may lumabas na babae. May babae, lumabas. Sabi nung isa, yung nakaapak ng pato, sabi niya, grabe, men, ang pangit naman nun. Anong klase yun? Ang pangit. Bakit ganun yun? May dumating si San Pedro. Dumating siya, ikaw na nakaapak ng pato, mula sa araw na to hanggang forever, ito ang mapapangasawa mo sa lugar na ito. Sabi ngayon, kamot ng ulo ngayon yung ano. Ano? Ito mapapangasawa ko? Tawa na ngayon. Tapos may isang yung isa, naapakan yung isang pato. Kuhak! Puff! May naubos naman isang babae. Sabi niya, pangit din. Pangit din. Dumating si San Pedro, ito ang mapapangasawa mo forever. Yung isa ngayon yung pangatlo, nag-iingat siya ngayon. Naku, huwag kang maapakan yung pato, huwag maapakan yung pato. Natapos ang isang araw, yes, wala ako naapakan na pato. Pangalawang araw, isang linggo, yes, wala ako naapakan na pato. Lumipas ang ilang buwan, may biglang sumulpot. Pagsulpot, isang napakagandang babae. Sexy, mahaba ang buhok. Talagang ang ganda-ganda. Biglang dumating si San Pedro. Sabi ngayon ni San Pedro, dahil hindi ka nakatapak ng pato, etong babaeng ito ay para sa'yo. Sabi niya, yes, jackpot! Kaya mo sa katabi mo, jackpot! Naka-jackpot ka ba? Yung mga may asawa dyan. Kaya mo yung katabi mo, yung mga may asawa. Jackpot ba yung katabi mo? Sabihin mo, jackpot to! Yes, jackpot! Talaga sabi niya, yes, forever ko to. Ito kasama ko forever. Kinausap niya yung babae. Ano nangyari? Bakit biglang ang sumulpot? Sabi ng babae, ewan ko ba? Nakatapak ako ng pato eh. Wala nakagets. Wala ba nakagets? Ha? Tingnan mo yung katabi mo. Sino sa inyo ang nakatapak ng pato?
Sabi ngayon ng babae, pambihira naman, napaon ko yung patos, itong lalaking to ibibigay sa akin. Di niya nakuha, no? Ah, nakuha. Yung mga nakakuha, pamulakpak para sa ating Panginoon. Ganyan ang grace. Okay, ladies and gentlemen, ganyan ang grace. Merong ibang naghihirap para makuha mo ang grace. Amen ba? Amen. So that is the grace of God. At sa topic ko ngayon, this morning, my topic will be about the grace anatomy. Yan. Grace anatomy. So to start with, I would like to call my two kids to read our text for today. Let's all stand up. May I request everyone to stand up? I remember this one. Nagpasibuno nito si Pastor Pabs. When I was in Tondo, laging inakasama sila Nikki, si Dana. They will do special number. And that's one way of showing na kasama mo sa ministry ang iyong pamilya. Okay? Sinundan ni Ninong first. And I'm really glad with Oge kasi ginagawa rin ni Og sa kanyang family. And right now, I want to imitate also what our founder has done. So, Ate Isa, here. So, dalawang text ubabasahin natin. Isang Tagalog, tsaka isang English. Ate Isa, proceed. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. For it is by grace you have been saved. True faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Ephesians 2, 8, and 9. May the Lord bless the reading of His word. Let's all bow our heads and let's pray. Father God, we declare to you, O God, this morning, we dedicate to you, O God, the messages. Lord, it is not my message, but it is your message. May your messages be heard. Lord, open our hearts and open our minds, O God. Lord, you're the one who will change our heart, but we are the one who will renew our mind. That's your word, O God. And Lord, may this be morning, be glorified, be magnified, and be lifted up in Jesus' name as we pray. Everybody say amen, and we can all now sit down. Thank you, kids. Yan. Alam niyo ba, ang salitang grace ay napakalawak. Mas malawak pa to sa love. And seemingly, itong grace na to ay isa to sa mga topic na nami-misinterpret. Mabilis mabisinterpret kasi it is very subjective na kung saan iba ang interpretasyon na marami. And today, my goal is not to touch your emotion. My goal today is to touch the mind. Okay? Na magkaroon tayo ng awareness na ano ba ang biblical context na salitang grace. Kasi marami ang ibig sabihin ng grace. Kaya sabi ni Gresham Machem, the very center and core of the whole Bible is the doctrine of the grace of God. Ito ang pinakapuso ng Bible, pagbabasahin natin, is all about the grace of God. Kung tutuusin, pwede na akong hindi mag-speak eh, kasi yung mga testimony pa lang kanina, yung mga kanta kanina, is all about the goodness of God. It's all about the grace of God. Yung palang enough na eh. Okay? But I'm here today to clarify some things na medyo magulo or gray area. And I hope today, let's open our eyes, let's open our minds and our hearts and to accept the Word of God kung ano ang sinasabi ng Biblia about sa grace. Let's start with the meaning of grace. Pag sinabi kasing grace, di ba meron tayong mga narin, hello, my grace. Pagkausap yung hari, kausap yung mga reyna, yung mga duchess, my grace. It's a form of respect. Meron tayong narin na graceful dancing. Uy, yung graceful yung pagmumukha mo. So, doon ginagamit yung ibang meaning ng grace. Minsan sasabihin ko kay Yael, Yael, please pray for the grace. Pag sinabing please pray for the grace, yung biyaya, yung pagkain. Okay? Ayun ang mga definition natin ngayon ng grace. Sa Old Testament, pag sinabing grace, it came from the Hebrew word hen. And it occurs around 60 times sa Old Testament. Ang ibig sabihin ng hen sa Hebrew, a stronger person comes to the aid of a weaker person who is in trouble. The stronger person acts out of free will, not out of guilt or obligation to help out the other person. So merong tao na tutulungan yung isang tao.
Okay, that's the meaning of grace in the Old Testament. Pagdating ng New Testament, nabago yung grace. Naging mas malalim ang kahulugan. And it came from the Greek word charis. And most of the New Testament, it is written by Paul. And two-thirds of it, okay, ay galing kay Paul. Sabi rito, grace is the love of God shown to the unlovely. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang unlovely yan? Ha? O kaibig-ibig talaga yan? That's the meaning of grace. It is the unmerited or undeserved favor of God toward men. Na iba. Sa Old Testament, yung grace galing sa isang tao, tinulungan yung isang tao. But this one is more deeper. Pag sinabi ngayon grace, it is coming from God to men. Itong relationship from God to men. Sabi rito, unmerited or undeserved favor of God toward men. Sabi ni Merriam-Webster, the unmerited divine assistance given to humans for the regeneration or sanctification. Sino ba sa inyo rito naka-attend ng ano? Ng suinil? Nag-suinil ba kayo? Ha? Okay, yung life class. Di ba? Naririnig yung word palagi na justification. Doon yung marinig yung word na sanctification. And also the word regeneration and redemption. Those four words are, ito yung mga topic na kung saan, as a new believer, kailangan maintindihan mo kung ano ibig sabihin nito. Okay? Napakalalim nito mga apat na salita na ito. And we need this bilang isang Kristiyano to live in our daily lives. So para sa mga kasamahan natin dito nag-Bible school, okay. Sabi rito, it is the spontaneous, unmerited gift of the divine favor in the salvation of sinners and the divine influence operating in individuals for their regeneration and sanctification. Yan na naman yung word na yan. At kung mapapansin nyo, lagi merong word na unmerited. Okay? Or undeserved. Okay? You don't deserve the grace of God. Nobody deserve the grace of God. Kaya in simple terms, grace is God's unmerited favor and supernatural enablement and empowerment for salvation and for daily sanctification. Ano ibig sabihin nito? The grace of God, kailangan mo sa salvation. You cannot save your own. Your works are not enough to be saved. But we need the grace of God. And aside from that, kailangan din natin ang grace of God for daily living natin bilang isang Kristiyano. Kailangan natin ma-acknowledge yung grace of God na without the grace of God, we will not be able to survive in this world as a Christian. Kunyari, ito ay isang regalo. This is the grace of God. Okay? Ito ang regalo sa atin ni Lord. Kunyari ito, ireregalo ko kay Ate Osang. Okay, si Ate Osang. Kapag ito nasa kamay ko pa, mararanasan niyo ba yung grace of God? Amen o hindi? Uulitin ko. Kapag itong regalo hanggat nasa kamay ko, okay, mararanasan ba ni Osang yung grace of God? Hindi. Okay? Kailan niya mararanasan yung grace of God? Kapag na tanggap niya na. The grace of God is available to all of us. Pero hanggat hindi mo tinatanggap, sabi ko kay Osang, Osang, tanggapin mo na. Sabi ni Osang, kukuhanin ko na lang po sa inyo. Pupunta, hindi, sabi ko, dideliver ko sa iyo, dadalhin ko. Arang, hindi. Ang gusto ni Osang, kukuhanin ko na lang po sa inyo. And many of us, ganun ang ginagawa sa grace of God. The Lord is freely giving us the grace of God, pero ang gusto natin, kuhanin sa Kanya. Nakakasunod ba? O medyo malalim yung pinag-uusapan natin? Lumalabo kalabuan, lumalulinaw kalabuan. Ay, lumalabo kalinawan o lumilinaw kalabuan. Uy, sumagot naman kayo. You see? That's how the grace of work works. Napakalalim. Pero, sa totoo lang, mababaw ito. Kailangan lang natin unawain yung isang aspeto na kung saan hanggat hindi mo tinatanggap ang biyaya, hindi mo mararanasan ang biyaya.
Hanggat may ginagawa kang paraan para makuha ang biyaya, hindi mo makukuha ang biyaya. Hanggat si Osang gusto niya kuhanin ang biyaya sa akin, okay, hindi niya lalo makukuha. Kasi ang gusto ng Lord, anak, pupunta nga ako sa iyo eh. Tanggapin mo na lang yung biyaya. Ay. hindi ko sinasabing maganda mag-sit for the word agad ah. This is the meaning of grace. It is undeserved favor of God to mankind. Because sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Sino sa inyo walang kasalanan? Taas ang kamay. Di ba? Lahat tayo nagkasala. That's what the Bible tells us. Okay? We fall short for the glory of God. Kailangan, sabi ng Bible, kailangan righteous tayo 100%. Hindi sinabi 99.99% kagaya ng safeguard. Okay, ang safeguard kahit 99.9% na ano, antibacterial, mayroon pa rin natitirang bacteria. Di ba? That's the meaning of it. Sa Bible, kailangan 100% righteous ka. Okay? Pero hindi ganun. Kailangan, because of the grace of God, we become righteous. Okay? We become righteous. And that's the meaning of justification. Okay? Ngayon, let's try to understand the different concept regarding grace. Mostly, I will tackle about the misconception of grace. I've given you the meaning of grace. We don't deserve the favor of God. Okay? But God still gives us His grace. And on, ngayon, ano yung mga misconception na nakapaloob dito sa grace of God? I would like to start with the word license. Yan. Sino may mga lisensya dyan? May mga lisensya ba tayo dyan? Driver's license. Yan. Pag sinabi bang may driver's license ka, pwede ka naman mambunggo kahit anong sasakyan? Ha? Pwede? Bungguin ko kaya to. May lisensya ako eh. Ayun ba ibig sabihin ng driver's license? Ha? Di ba? Hindi. Kaya kami naglalisensya, hindi para sagasaan mo lahat, panggain ko lahat. Hindi. It's given us a privilege. Okay, supposedly. Ngayon, marami Kristiyano, even from the time of Paul, ang grace ginawang lisensya. Yes, ginawang lisensya para ano, magkasala. Ginawa nilang lisensya para gawin nila yung gusto nilang gawin. And to them, that's the meaning of liberty. Ang goal ng grace is for us to give us freedom. Yung mga nag-encounter dyan, kaway-kaway. Sabihin nyo, freedom! Ayan, di ba? Liberty! Ayan. Ayan ang resulta ng grace to give us liberty. Pero ang iba, ang naging concept ng liberty or freedom is license. Gagawin ko ang gusto kong gawin. Freedom pala, ha? Let's look at some of the texts na nakalagay sa Bible. Ito maganda. If you will read the book of Romans, sa mga bagong Christian, I suggest you read the book of Romans because when it comes to systematic theology, ang book of Romans, doon nakapaloob yung theology na bilang mga Kristiyano. It is very systematic na pinresent ni Paul from sin to justification, to grace, to sanctification. Nandun doon sa book of Romans. Okay? Sabi rito sa Romans 6:1 and 2, what shall we say then? Ito maganda. Shall we go on sinning so that grace may increase? Magkasala ba kami para mas lalo maging abundant ang grace? Sabi sa verse 2, by no means. What are those who have died to sin? How can we live in it any longer? Ano ibig sabihin nito? Sinabi mo, tinanggap mo si Kristo, tapos ikaw ay namumuhay sa kasalanan, parang mali. I was once asked by isang bagong Christian noon, okay lang ho ba ganito? Tinanggap ko po si Kristo sa buhay ko, tapos ako ay nagkasala at nagkasala na nagkasala at namuhay sa kasalanan. Pero tinanggap ko si Lord. Am I considered a Christian? Pero tinanggap ko si Lord. Ang nangyari, bumalik ako from darkness to light, yung mga nag-encounter, tapos bumalik siya sa darkness, pero meron akong Lord. Tinanggap ko si Lord sa life ko,
Pero magyayosi pa rin ako. Tinanggap ko sa life ko si Lord, pero maninigarilyo ko, ay inom pa rin ako ng alak. Okay, magmumura pa rin ako. Tataya pa rin ako ng loto. Tataya pa rin ako ng ano. Nagasin yun? Ha? Parang contradicting. Tinanggap mo si Kristo kasi gusto mo magbago, pero bumalik ka sa dati mong buhay. Ayun sinasabi ni Paul sa verse 2 eh. By no means, we are those who have died to sin. Patay ka na sa kasalanan. Tapos sasabihin mo, how can you live it in any longer? Mamumuhay ka sa kasalanan? Naku, mukhang galit na kayo sa akin ha. Patawarin niyo po ako. Ito po ang salita ng Diyos. Okay, hindi ko po ito mensahe. Mensahe po na ng Diyos to. Okay? Ano ibig sabihin nito? Huwag mong gawing lisensya ang grasya ng Diyos para mamuhay ka sa kasalanan. Tingin mo sa katabi mo. Tingnan mo. Hindi ikaw yun. Sabi mo, hindi ikaw yun. Mabuti na lang, hindi ikaw yun. Okay? A lot of Christian has been doing this. Saved naman na ako, tinanggap ko na si Lord. Kaya, pwede na akong gumawa ng gusto ko. May lisensya na ako. Da? Ano pa sabi sa Romans 6, 14-15? For sin shall no longer be your master because you are not under the law, but under grace. What then? Shall we sin because we are not under the law, but under grace? Diba? Hindi na kami under ng law. Pwede na kami magkasala. Ganun ba yun? Ayun sinasabi ko kanina, meron kang driver's license. Ibig ba sabihin, pwede mo nang banggain lahat ng sasakyan? Banggain mo kung sino gusto mo? No. You are still under the law. Hindi mo pwedeng paghiwalayin ang grace tsaka law. Yung iba, hindi, grace kami. Hindi, law kami. No. May standard pa rin na sinusunod kahit you're living by grace. Sabi sa Romans 11:6, and if by grace, then it cannot be based on works. Oy, hindi na. It cannot be based on works. If it were, grace would no longer be grace. Ah, ito matitindi. Kung by grace na kami, eh hindi na kami under ng law. Di ba? Ang ganda nung, pulang-pula ako. Okay, we no longer under the law. Ito yung mga tao naman, mga Christian na, alam niyo yun, wala nang ginawa, ayaw na magtrabaho. Lord, hintay na lang ako ng biyaya. Okay? Ito yung mga Christian na kung saan na, hindi, may biyaya ang Lord, hintayin lang natin. Alam niyo si Juan Tamad, hihilata na lang, naghihintay ng babagsak. Ito yung mga tao naman na ayaw kumilos. Ginawan lisensya ang grace of God para maging tamad. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, hindi ka tamad. Hindi ikaw to. Okay? Ito isa sa mga paborito ng verse. Matthew 6:26. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns. And yet, your heavenly Father feeds them. O, diba? Yung mga ibon, wala naman nagpapakain dyan. Hindi sila nagugutom, pero hindi sila nagugutom sa kamatayan. Ay, hindi sila namamatay sa gutom. O di, how much more tayo? Again, I'm not telling itong Bible na to ay hindi natin dapat sundin. But what I'm telling is a lot of Christians or a lot of believers nakukuha yung maling konteksto. Okay? Iba pagkakaintindi nila. They use this word na, uy, by grace. Oh, wala na ako, hindi na magtatrabaho. Maghihintay na lang ako ng darating na biyaya ng Diyos. Okay? Again, hindi natin sinasabi na magtamad-tamad ka, maghintay ka na lang ng biyaya. No. That's not what we're telling here. Do not put this is in out of context. Okay? So, huwag natin gamitin tong text na to para, yes, hindi na ako magtatrabaho or hindi na ako maging ministry, hindi na ako mag-volunteer. Hindi natin yung grace of God. Meron naman tatayong iba dyan eh. Yes, may papalit. Kung sa tingin mo, ikaw magaling, you're indispensable, okay, may ibang papalit. Okay? Huwag mong gawin lisensya ang grace of God. Ito matindi sa Jude 1:4.
For certain individuals whose condemnation was written about long ago have secretly slipped in among you. Grabe. Sabi ni Jude, may mga nakapasok sa church. Sikreto. At ito maganda sinabi. They are ungodly. People who pervert the grace of God, the grace of our God, into a license. Yan. For immorality and deny Jesus Christ, our only sovereign and Lord. Ito matindi. Meron na pa pala noon sa New Testament. Doon kay Jude. Binabago yung doctrine na kung saan it is by the grace of God. Sabi doon, ito yung mga Kristiyano o mga atin ng church na they really like to go on sinning. Hindi, okay na yun. Tinanggap mo na si Lord eh. Basta once tinanggap mo na, save ka na. Sa langit ka na. Sigurado na ang kaligtasan mo. O dahil ikaw ay save na, you can go on what you want. Gawin mo yung gusto mo. Talagang kinakabahan talaga ako sa message na to. Mukhang hindi ako makakalabas ng buhay dito mamaya. Baka may aabang sa akin sa ano, Renny, tulungan mo ko, Renny. Medyo may bouncer ako rito, si Renny. Sige, Renny. Si Miller, medyo malalapad na katawan nito. Victor, ha? Sa unahan ka. Yung dalawa sa gilid. Ayan, mga kinakausap ko na yung mga ano ko dyan. Bam, sa likod ka. Kayong apat ang ano ko. Escort ko mamaya, kinakabahan na ako eh. Christians, ang grace of God, hindi ito binigay sa atin para tayo ay gumawa ng kasalanan. Para manatili sa kasalanan. I always tell this sa mga, pag ako nag-i-speak sa mga post-encounter noon, tsaka pre-encounter. Tayo ay mga Kristiyano. Tayo ay mga tupa, hindi tupak. Although minsan tinutupak talaga tayo. Okay, tayo ay mga tupa. Pero hindi tayo baboy. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka baboy. Huwag kang baboy. Ang baboy, gentlemen, naliligo sa putikan. Ang baboy, kahit anong paligo gawin mo sa baboy, maliligo pa rin saan? Sa putikan. Ang baboy, kahit anong pabango gawin mo dyan, spray, baboy pa rin. Ano ibig sabihin nyo? Maliligo pa rin saan? Okay. Ang baboy, mahilig sa putikan. Kahit anong paligo, pabango, talian mo ng ribbon, maghahanap pa rin niya ng putik. Pero ang Kristiyano, tayo ay tupa. Tingnan mo sa katabi mo. Medyo himasimasi mo. Tupa yan. Ayan, tupa yan. Ang tupa, mga kapatid, napuputikan. Ulitin ko. Ang tupa, napuputikan. Pero hindi naliligo sa putikan. Amen. Nakakita ka ba ng tupa? Bagong paligo. Tapos maya-maya, asan ang putik? Asan ang putik? Wala kang makikita ng ganun tupa. Pero I will tell you, ang tupa, napuputikan. Pwede kang matalsikan ng putik. Okay? Tayo mga Kristiyano, yes, we are already saved by Christ. Okay? Pero, nagkakasala pa rin ba tayo? Sino sa inyo nagkakasala pa? Taas ang kamay. Hanggat nasa lupa tayo, okay? Tingnan mo yung katabi mo, normal ka na. Nagkakasala ka pa, normal ka pa. Okay? Normal ka pa. Pero, hindi tayo namumuhay sa kasalanan. Amen. Oh, meron ako ano ron. May pala ako ron. Thank you, anak. Okay? That's the grace of God. Okay? It is not license for us to go on sinning. Kaya maganda yung sinabi sa 1 John eh. Di ba? Ang sabi doon, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to purify us from all unrighteousness. Kapag tayo ay nagkasala, ang kailangan mo lang gawin ay maligo spiritually. Ano ibig sabihin yun? Humingi ka ng tawad sa kasalanan mo. Pag ikaw nagkasala at hindi mo hiningi ng tawad, delikado yan. Namumuo yan. Okay? Dumadami yan. Hangga sa mabaon ka sa kasalanan. Kaya meron tayong yung sinabi ko kaya, if we confess our sins. Okay, He is faithful and just. Ito maganda. Huhugasan ka. Lalagyan ka ng downy. Okay, ito maganda. Hindi ka nilagyan ng tayong ni. Ang sabi, He is faithful and just to forgive us and to purify us. So, hindi ka na sinabon. Binanlawan ka pa. Tignan mo yung katabi mo, mukha bang dinauni yan at binanlawan? Ha? Di ba, minsan pag nasermonan ka, puro sermon, puro sabon lang. Banlawan nyo naman pag sineseremonan nyo.
That's one part of the grace. Okay? Naging lisensya yung grace. Okay? Hindi ayun ang sinasabi ng Biblia about grace. Grace is not a license. Yung kabilang aspeto naman, ito naman, extreme na naman itong isang to. Legalism. Sino may katabi mo? Legalism. Sabi mo, legalism. Wala ka makitang word na legalism sa Bible, pero ang nakalagay doon is under the law. Okay. Ito, yung grace sa kanila is under the law. Actually, it's grace plus law. Tingnan natin sa Colossians 2:8. Ati Agnes, ilang oras ba ako rito? Hanggang alas dos? Senya sa mukha, Ati Agnes. Kasi medyo nag-enjoy na ako. Ngayon pala ako nag-iinit eh. Pasensya na kayo. Ako po kasi instruct ko sa maritime. Alam niyo ba, pag ako nagturo, it's from 8 to 5. Sana ako magturo ng 8 to 5. Okay? Sino sa inyo handang ano, hanggang alas 5 tayo? Oh, sana ako magturo ng 8 to 5. Yung mga trainee ko, ano? Yung mga trainee ko, hindi yung natutulog pagdating sa akin. Kasi pag natulog sila, yari sila. Hindi naman. So, I like teaching a lot. Gusto ko yung nagtuturo. Okay? And I hope nakikita nyo naman yung passion ko about teaching. So, one aspect is legalism. Sabi rito, see to it that there is no one who takes you captive through philosophy and empty deception in accordance with human tradition, in accordance with the elementary principles of the world, rather than in accordance with Christ. Ano ibig sabihin na ito? Ito ay under pa rin sila ng mga tradisyon, ng mga law. Example, ako ay remember si ano si Ate Ada, yung nag-testimony si Ate Ada kanina, na under daw siya, naging Seventh-day Adventist siya. Ako po ay laking Catholic slash Methodist. Nag-abroad yung father ko, naging Sabbatista rin po ako. Naging Seventh-day Adventist din ako kasi because of my uncle. Nung nagpunta na Australia yung uncle ko, antinigdan ko yung mga iba kontsuhin, mga ano naman yun, mga Hare Krishna. Yung mga Buddha bless you, Buddha, Buddha. As meron kaming incense. So kaya ako, medyo, yung childhood days ko, medyo confused ako. Kaya magulo ang ano ko, ang mindset ko noon. At most of those, ang nakita ko common ito. Para pumunta ka sa langit or para ka ma-save, kailangan may gawin ka. Meron kang works. Ako, I will not tell the religion about this, pero syempre, alam natin to, na isa sa mga tinuturo sa mga sa akin, my religion before is, para ikaw ay maligtas, isa sa mga naririnig natin is, kailangan magkapako ka sa krus. Di ba? Kailangan magkapako ka, magpenitensya ka. Yung I remember noon sa ibang religion naman, sabi niya ganoon, kailangan huwag kang kakain ng baboy. Pag kumain ka ng baboy tsaka dugo, makasalanan ka. Okay? So ano ibig sabihin nito? For you to be saved, hindi enough yung grace of God. Kailangan gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to for you to be saved. And that's not the grace of God. Kasi kapag merong additional, hindi yung grace of God. Medyo kinakabahan na naman ako. Tahimik na naman sila. Namnamin natin. Namnamin. Yan. Maganda yung sinabi natin. Ninanamnam. Yes, namnamin nyo. And that is my prayer. Namnamin ng Espiritu ng bawat isa. Namnamin ng Espiritu ng bawat isa ang salita ng Diyos. Okay? Anumang kadiliman, anumang kaguluhan about sa salitang ito, I renounce it by the power of God. I renounce the works of the devil by the power of God. And we announce that the grace of God be abundant for us today. Sabi sa John 6:28-29, therefore they said to him, what are we to do so that we may accomplish the works of God? Grabe. Kinausap nila si Jesus. Sabi na, Jesus, ano gagawin namin para magawa namin yung pinapagawa ng Diyos? Sabi ni Jesus, verse 29, Jesus answered and said to them, this is the work of God, that you believe in Him whom He has sent. Para ma-accomplish ang work of God, trabaho ng Diyos yan sa'yo.
Ang sabi ni Jesus, ang kailangan mong gawin ay ano? That you believe in Him whom He has sent. Kailangan mo munang maniwala kay Kristo. Kailangan mo munang tanggapin si Kristo. Para magawa mo yung works of God. Hindi mo magagawa ang works of God nang apart from Christ. Marami, ganun ang ginagawa. They will do the works of God apart from Christ. Ito mas maganda. Ito, narinig ko to kay ano eh. Yung latest ngayon sa FB, si Marie Carr, tsaka interview kay Tony. Okay. Masahin natin to. Sa Luke 18. Okay, ang tamaan, huwag magalit, kundi magbago. Excuse me. Sabi sa verse 10, two men went up into the temple to pray. So, dalawang tao nagpunta sa temple para manalangin. Yung isa raw ay Pariseo, yung isa ay tax collector. Sabi ng Pariseo, tignan mo katabi mo, mukha bang Pariseo yan? Yan. Tingnan natin. Sabi sa verse 11, the Pharisee stood up and began praying this in regard to himself. Nanalangin yung Pariseo. Sabi ng Pariseo, God, I thank you that I am not like that other people. Hindi ko sila katulad. Ano yung other people? They are swindlers, crooked, adulterers, and even like that tax collector. Oh, grabe ito. Verse 12. Ito matindi. I fast twice a week. Meron ba sa inyo rin nag-fasting twice a week? Taas ang kamay. Oh, hindi nyo kaya to, di ba? Grabe itong Pariseo na to. Nag-fasting twice a week. Ano pa sabi niya? I pay tithes of all that I get. Binibigyan niya yung tithes. Sino sa inyo rito faithful ang tithes? Naku, ayaw na magtaas. Okay? Matindi itong Pariseo na to. Faithful sa pagbibigay ng tithes. Alam niyo ba, kapag ikaw ay Pariseo, kabisado mo yung buong 5 books ng Bible, the Pentateuch or the Torah, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Being a Pharisee, kabisado nila yon. Because they need to understand and to memorize the law of Moses. Sino sa inyo kabisado yung law of Moses? O yung Ten Commandments na lang? Matindi tong Pariseo na to. Nagka-fasting na, nagbibigay pa ng tax, kabisado pa Bible. When it comes to under the law, mahirap tibagin tumaman to. Sabi niya, hindi ako ganito, hindi ako ganyan. Eh, lalo na hindi ako ganyan tax collector. Sabi sa verse 13, but the tax collector, standing some distance away, was even unwilling to raise his eyes toward God. Hindi mo lang makatingala sa Diyos. But was beating his chest, saying, God, be merciful to me. I am a sinner. Then sabi ni Jesus, I tell you, this man went to his house justified rather than the other one. For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. Ha! Ako araw, linggo-linggo ako umaatin ng church. Linggo-linggo ako umaatin ng front lines. Again, hindi ko sinabing mali. Okay? Hindi ko sinabing mali. Tama rin yun. Nagbibigay ako ng tithes and offering. Umattend ako ng cell group ko faithfully. Hindi ako katulad ng iba dyan. Hindi umattend ng Sunday service. Bihira lang. Minsan dumating pa. Late. Hello? Hello? Hindi ako katulad ng iba. Ako, sobra-sobra ako magbigay ng tithes ko. Hindi lang ako 10%, 15, 20 pa ako. 10% ako every Sunday. Ay, 20, oh, 10, 20. Sobra-sobra pa. Marami akong tinutulungan ang ibang tao. Hello? Patay kang bata, katahimik na naman sila. That's legalism.
Okay? Kapag yung grasya ng Diyos ay may karugtong. I want to be clear on this. Ito pa. James 2:26. Mamaya natin medyo sa-summarize. Kasi dalawang ano yun eh, dalawang side na nagbabanggaan. Isang lisensya, isang pagiging legalism. Sabi sa James 2:26, ito matindi. Faith without works is dead. Ah, ito paboritin lang verse. Faith without works is dead. Kailangan may trabaho ka, meron ang gawin. Ano pa? Ano pa bang next verse doon? Yan. To obey is better than sacrifice. Oh, di ba? Sabi ng Bible, faith without works is dead. So, ako, kailangan, bilang isang Kristiyano, eh, kailangan magtrabaho ako, may gawin ako. Kasi sabi rin, obedience is better than sacrifice. I'm obeying. Sabi ng cell leader ko, gawin ko to ganyan, ganyan, ganyan. Masama ba yun? Tama rin yun. Okay? Ito pa matindi. Sabi sa Philippians 2:12, work out your own salvation with fear and trembling. Uy, sabi, you work out your salvation. So, hindi enough yung grace. Kailangan, i-work out ko yung salvation ko with fear and trembling pa kasama. Yan. So, now, I will try to clear on this one. Ano ba ibig sabihin ng faith without works is dead? Ano ba ang ibig sabihin ng work out your salvation? Ang sinabi doon, work out, hindi sinabing work for your salvation. Magkaiba ang work out sa work for. Pag sinabing work out, ano ba sabihin to? Ito, medyo mas maliwanag. Bakit mo ginagawa ang ginagawa mo ngayon bilang isang Kristiyano? Sa mga musician, bakit ka tumutugtog? Bakit ka kumakanta? Bakit kayo umaatid ngayon every Sunday? What's the reason behind? Bakit ka nagbibigay ng offering? Bakit ka nagbibigay ng seed? What's the reason yung ginagawa mo? Yung iba, ang reason, kaya ako magbibigay para pagpalain ako ni Lord. Amen. Hello? Magbibigay ako kasi pag ako nagbigay, meron akong blessing na matanggap. Amen? Meron pa nga akong kasamang declaration eh. Uy. Ako when I was a mission before, ay, tutugtog ako. Bakit? Kasi pag hindi ako tutugtugin, baka malasin ako. Napansin niyo ba 'yon? Hello. Napansin niyo ba kapag may nangyayaring hindi maganda sa buhay niyo? Ang unang pumapasok sa utak niyo, meron ba akong kasalanang ginawa? Uy, kausap. Sabi niyo naman ako. Sabi naman kayo diyan. Ha? Kapag may bagay na hindi magandang nangyayari sa iyo, ang unang pumapasok nyo, may kasalanan siguro akong ginawa. Bakit? Hindi ko nagawa yung pinapagawa siguro ni Lord. Ayun ba 'yon? Is that the grace of God? Or is that under legalism? I remember noon na ako doon sa ano pa tayo PPI, isa ako sa mga nagbibilang. Kasama ko si Weng. Bilangers ako, Bilangers Club. Meron kami listahan noon. Alam namin kung sino yung mga nagbibigay ng offering tsaka ng tithes. May listahan. Ngayon ako, tinitingnan ko minsan yung mga hindi nagbibigay. Okay? And because of that, meron at the back of my head, kawawa tong taon to, hindi nagbigay. Mamalasin siguro tong linggon to. Ito tong taon to, ay, hindi nagbigay. Naku! Delikado to. Mangungutang siguro to this week. True enough. Mamamaltahan ko. Nangungutang tong taon to. Di ba sabi sa'yo, mangungutang to eh. Nagkaroon ng ideya na kapag hindi mo sinunod si yung salta ng Diyos, eh may masama mangyayari sa'yo.
Is that how grace works? So ano ibig mong sabihin? Hindi na kami susunod sa salita ng Diyos. Okay, dito ang ililinawin. Kung ang dahilan ng iyong pagsunod, kung ang dahilan ng iyong pag-attend sa church, kung ang dahilan ng iyong pagtugtog or anything ay may hinihingang kapalit, that is a reward. Hindi yung gift. Hindi yung grace. Kung ang dahilan, kaya ka umaattend every Sunday, gumagawa ka ng magagandang bagay, nagpapakabuti ka bilang Kristiyano, hindi yung grace. That is works under the law. Lumilinaw kalabuan, lumalabo kalinawan. Ha? Pero, kung dahil sa biyaya ng Diyos, dahil natanggap mo ang grasya ng Diyos, natanggap mo ang kagandahan loob ng Diyos, na-encounter mo si Lord, okay? At dahil sa pagkakaroon mo ng totoong relasyon sa Diyos, na-establish ang relationship mo kay Lord, alam mo, kung totoo merong relasyon ka sa Diyos, it will produce good works. Amen. Palakpakman natin ang Lord. Kung totoong may relasyon ka sa Diyos, I tell you, gentlemen, it will produce good works. Hindi ka kailangan pilitin. Sino sa inyo napipilitan every Sunday, gigising ng umaga? Napipilitan ka ba umatay ng church? Alam mo, baka hindi pa establish ang relationship mo kay Lord. Kung ikaw napipilitan tumugtog, hindi pa establish ang good works. Hindi pa establish yung relationship mo kay Lord to do good works. Dapat, yung ministry na ginagawa mo, yan tuloy, piyok-piyok na ako. Yung ministry na ginagawa mo, yung pagtugtog, pagganta, pag-asher, etc., etc., resulta yan ng Lord, binago mo ko. Lord, dahil sa biyaya mo, magbabolunteer ako. Hindi dahil may reward akong hinahanap kay Lord. Lord, may prayer ako. Kaya nga namin, mamimisinterpret natin yung offering. As we give our whole tithes, we declare for. Di ba? Ano rason kaya ka nagbibigay? Kasi ang habol mo, yung we declare for. Amen. Ooh, chika. Di ba? Bakit ka nagbibigay? Tanungin mo talaga, ako sabi mo sa sarili mo, bakit ba ako nagbibigay? Dahil ang hapul ko pa yung jobs for better jobs, profitable businesses, raises and bonuses. Ayun ba ang rason kaya ka nagbibigay? O kaya ka nagbibigay dahil because of the grace of God, this is an act of obedience. Ulitin ko, because of the grace of God, this is an act of obedience. Okay? I will do this. And that is obedience better than sacrifice. Kapag ginagawa mo ang isang bagay na hindi act of obedience ng salita ng Diyos, ng grasya ng Diyos, sacrifice ang ginagawa mo. Kaya minsan, napoprostrate ka kapag yung prayer mo hindi nangyayari. Amen. What if hindi ka magpalain? Lord, sabi mo eh, pambihira, Lord, kumakanta pa man din ako. Lord, tumutugtog ako. Lord, nag-ministry ako. Lord, ang aga kong gumising para umatin ng church, magara mag-asher. Tapos pag hindi tinupad ng Lord ang panalangin mo, magtatampo ka, ayoko na umatin sa JC. Amen. Yung mga bata. Yes. You see? Kapag ganun ang mindset natin, ang laman ng utak mo, hindi relationship, kundi religion. That's the meaning of religion. That the grace of God is not enough. I need to work hard. I need to work more because of the grace of God. Para makuha ko yung blessing, makuha ko yung grace. That's religion, hindi relationship. Ang relationship, it will compels you. Okay? Ang grace of God, ang relationship, it will compels you to love others. Hindi mo lala... Kahit hindi ka kaibig-ibig, mamahalin daw kita, sabi ng Diyos. Hindi. It will compels you to do good works. The grace of God is love in action.
Kaya sinabi ko, mas malawak tong grace eh. Because it encompasses everything. The grace of God is not about license. It is not about legalism. It should be about liberty. Kaya sabi kanya sa Ephesians 2:8 and 9, napakaliwanag na itong Ephesians 2:8 and 9. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. Hindi ito mabait ka. Hindi ito dahil sa philosophy mo sa buhay. Okay? Hindi dahil magaling ka. It is just not from yourselves. Ano raw? It is a gift of God. Regalo ng Diyos to. Kung si Osang, kukuhanin niya sa akin yung regalo, works yun. Okay? Pag si Osang lalapit sa akin para kuhanin yung regalo, that's the works. Pero ang gusto ng Diyos, anak, nandito ako sa harapan mo. Sabi sa Revelation 3:20, behold, I stand at the door and knock. Si Lord, nasa puso mo ngayon, kumakatok. Kumakatok. Osang! If anyone who opens the door, kung sino man bubuksan ng kanyang puso, at ako ay papasukin, I will eat with him and dine with him. Ibig sabihin, you're accepting the grace of God. That's the meaning of grace of God. Buksan mo ang puso mo. You accept the grace of God. Lord, pasok ka sa buhay ko. Pasok ka sa puso ko. Maganda sabi ni Dana kahapon sa live class eh. Yung you will dine with the King. Sasama ka kakain. Sabi ni Jerry Bridges, true grace always produces vigilance rather than complacency. It always produces perseverance rather than indolence. Grabe, di ba? Ayan, totoong meaning ng grace. Nagiging aware ka na may kasalanan ba ako? Sabi ng isang kakilala ko, eh, tandaan mo, brother, ang tukso ay nasa paligid. It is everywhere. Alam mo, sabi ko sa kanya, eh, di lalo na ang grasya ng Diyos. Kung sa tingin mo, ang tukso nasa paligid mo, mas matindi ang grasya ng Diyos. Napapaligiran ka, hindi na sa paligid, up and down, left and right. Amen ba ron? Okay? Kaya the moment na ikaw ay may planong gumawa ng kasalanan, plano talaga eh. Okay? Kapag may plano ang gumawa ng kasalanan, mag-isip-isip ka, ako ba iligtas? Tinanggap ko ba talaga si Kristo? Talagang pinagplanuhan mo eh. Lord, sa Monday, ganito gagawin ko, Lord. Lord, patawarin mo ko ngayon pa lang. Humingi na advance. Nag-a-advance ano na eh. Okay? It produces vigilance. At ito maganda, it produces perseverance. Na you will serve God, you will do good works, okay, not because of the reward. Okay, not because of the reward na hinahanap mo, but you will persevere because of your relationship with God. Ilang minutes pa ako, ate? Okay, so punta na ho tayo sa ano. Tapos na po pala ako. Okay, let's bow our heads. Okay, to end, hindi ko na, yung meron pa ako sana next slide, mga marami pa next slide, i-end ko na po. I would like to end, to conclude with this very intriguing story sa Facebook. Napanood ko yung interview. Alam niyo yung interview ni Will, tsaka kay Joyce. Ayan. So, gusto ko sana merong video eh, kaso baka ano tayo ng Facebook or ng ano. So, I make a type nung ano conversation. Sabi ni Will, do you believe an unbeliever can go to heaven? In-interview si Joyce. Ayan. Naniniwala ka ba na unbeliever can go to heaven? Actually, itong story na to, maraming tumulog sa. Maraming ano, basher na nangyari. Hindi ko alam kung magkakaroon ng basher ngayon after this. Okay? So, mga nasa Facebook natin ngayon dyan, kaya nakikinig. So, please type in your comments.
Okay, kung ano nakapansin nyo. So, feel free. Sabi ni Joyce, a non-believer as in someone who doesn't believe in Jesus? Okay, pag sinabi non-believer, is it someone who doesn't believe in Jesus? Sabi ni Will, yeah. Sabi ni Joyce. Okay, ayun sabi ni Joyce. Tapos sabi ni Will, meron siya sinabing word na medyo ano, hindi maganda. Then sabi ni Joyce, yeah. Sabi ni Will, what will happen to them? Ah, ito mga sabi ni Joyce. They're gonna face judgment. They will go to hell. Ayun sabi ni Joyce. Okay. And then sabi ni Will, nanatawa. My God, that is so brutal. Grabe naman Diyos yan. Amira, mapupunta ka sa impyerno. And that's what the Bible says. Romans 6:23. For the wages of sin is, but the gift of God is, for the wages of sin is death, and that is hell. Actually, ang deeper meaning nito, gentlemen, is this. Death or hell, tsaka yung isa, heaven. Ano difference yung dalawa? Marami ang nasa isip, heaven is a wonderful place filled with glory and grace. I want to be in my same. Because heaven is a wonderful place. I want to go to heaven. Okay. So, magandang ano yun, yung heaven. Pag sinabing hell, impyerno. Gentlemen, ladies and gentlemen, ano difference ng heaven and hell? Ng heaven and hell? Isa lang. Si Jesus. It's not the place na maganda o hindi. It's all about Jesus. Sa heaven, kasama mo si Jesus. You have the presence of God. Sa hell, hindi mo kasama ang presensya ng Diyos. Kaya sasabihin ko sa inyo, kahit narito ko sa lupa, you can experience heaven and hell. If you have Jesus in your life right now, you will experience heaven. But you don't have Jesus, you will experience hell. E di lalo na pag namatay na, tormented ka pa. Kaya I always ask this eh. Ano rason bakit mo tinanggap si Jesus? Dahil ba sa heaven? Kung sabi mo sarili mo ngayon, why did you accept Jesus Christ sa buhay mo? Dahil ba sa heaven? Gusto kong pumunta sa heaven, Lord. Ayoko sa impyerno. Ayoko masunog. What if? Balikta rin natin. What if kung si Jesus na sa impyerno, gusto mo pa rin matanggapin si Jesus? Uy, kausapin niyo ako. Ano dahilan mo bakit tinanggap mo si Jesus? Heaven? O dahil gusto mo ng relationship with Jesus? Kapag ang rason mo kaya tinanggap mo si Jesus dahil sa heaven, nako, ang babaw nun. What if baliktad ang pagkakaintindi pala natin ng heaven, hell pala dapat yun. Oh, so, nagkamali ako. Mali ang desisyon ko. Oh, paano ngayon yan? Ang dapat na rason kaya mo tinanggap si Jesus is a relationship with God. Sabi mo sa tabi mo, relasyon sa Diyos. Meron ka na bang relasyon? O religion? Being born again is not a religion, gentlemen. Being born again is a relationship with God. Sabi sa inyo, wala akong pakialam ngayon sa emosyon nyo. Ang goal ko ngayon is kanain, kantiin ang ating pag-iisip. Kasi minsan, baka puro emosyon lang. Sabi ni Will, that is so brutal. Sabi ni Joyce, what? You're asking me honest questions. I'm giving you honest answers. Sabi ni Will, well, brutally honest. What will they do in hell? Sabi ni Joyce, suffer in eternity. Forever? Forever. Sabi ni Will, you don't think they should be forgiven or have given a second chance? Okay? Hindi ba nila kailangan ng ano second chance? Sabi mo sa katabi mo, second chance. Okay. Alam nyo ba, araw-araw kapag tayo ay gigising, tayo ay mayroong second chance. Binibigyan tayo palagi ng second chance. Niniwala ba kayo ron? Every time we woke up, kaya ako, lagi ko na, Lord, thank you, buhay pa kami. Lalo na ngayong panahon ng COVID. Hindi mo alam kung kailan ka magkaka-COVID. Ako, pumapasok ko sa office. Grabe. Sabi sa akin ni Weng, magdalawang mask ka. Huwag ka na single mask. Huwag mo aalisin yung mask mo, ha.
Pambira trainee ko, isa lang minsan. One-on-one kami. Diyan siya. Dito ako, nagasalta ako. Naka-mask ako, naka-face shield pa ako. Kasi nag-iingat eh. Lalo na siyempre yung mga na-experience talaga na ma-COVID. Oh, like si Kuya Rennie, life and death threatening situation. Si Nanay Merce, nung na-ospital nung nakaraan. Kaya everyday, itong mga taon to, damang-dama nila yung grace of God eh. Kaya everyday, second chance natin. Sabi ni Joyce, listen. Sabi ni Will, right? Doesn't God always give people second chances? Sabi ni Joyce, listen, listen. This is really something I really struggle with. This is honestly something that I really struggle and I wish. I really honestly wish that there's a different answer to this. That, oh, anybody can go to heaven. But I think what makes Christianity beautiful is that, ito maganda, ito yung defense niya. You don't have to work for heaven. You don't have to work for heaven. Sabi ni Joyce, Jesus already did that for you. And so the only thing that you have to realize is accept that gift. What is the gift? The gift is we're sinners and God is a holy God. Kailangan tanggapin mo na tayo ay makasalanan at ang Diyos ay banal. Ang problema, marami sa atin, ayaw nating aminin na tayo ay makasalanan. Amen. Sino rito makasalanan? Taas ang kamay. Aba, dumadami na makasalanan ngayon. Amen. Yes. Kasi yung iba, tingin nila, ang taong makasalanan ay yung mga rapists. Ang taong makasalanan ay yung mga magnanakaw. Parang yung pareseyo, hindi ako ganito, hindi ako swindler. Lalo na ngayon, ang daming scammer. Ayan, makakasalanan yan, yung mga scammer na yan. Lately, meron ako narinig, natakbuhan ng 1.2 million dahil sa scam. Ayan, makasalanan yung mga yan. Ako, hindi. Mabait ako. Wala akong inagrabyadang tao. Let's say, for example, ito maganda. We are in a courtroom, right? And God is the judge and you're the criminal. Sabi ni Joyce kay Will. Will God be a good judge if He just said, okay, sige, wag na, you're free na. Okay, so nasa isang courtroom, okay, may isang criminal, sabi raw ng judge, okay, wag na, free ka na, okay na, you are free to go. Okay, like you killed someone and like you are free to go. But what Christianity says happened is Jesus comes in and says, Okay, Will deserves to be in jail, but instead of Will going into jail, I'll be in jail for his sake. That's what Christ did on the cross. Ayun yung sinasabi natin eh. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Imbis na tayo ang ipako sa krus, sino na pako? Si Jesus. Ayun sinasabi na ginawa na ni Jesus ang trabaho niya para sa atin. Sabi ni Will, can a murderer go to heaven? Ang mamamatay tao can go to heaven? Ito mga question na to, tricky. Okay, if you're the one being interrogated or being asked by this one, you need to be careful. Sabi ni Joyce, yes. Sabi ni Will, as long as he's a Christian, if he honestly repents of his sin. Hindi niya sinabing yes as long as he's a Christian. Kasi marami ang definition natin ng salitang Christian. Pero nilinaw ni Joyce, sabi niya, as long as he repents of his sin. Always remember, sa cross, may dalawang nakapako rin. Aside from Jesus Christ. Etong dalawang to, murderer parehas. Okay, they were sentenced to death. Ano sabi ng isa? Kung totoong Diyos ka, bumaba ka sa krus. Pero sabi ng isa, remember me when you're in paradise. Yung murderer na yun, tinanggap niya si Jesus. Inaccept niya na this is a savior. Hindi ka ba nahihiya? Tayo, deserve nating mamatay. Samantalang to, walang kasalanan. Nakapako sa krus kasama natin.
Even a murderer can go to heaven if he honestly repents of his sin. Hindi sinabing if you're become a Christian. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang repentant yan? O mukhang religion ang pinasasinamahan yan? Ito na naman isang question. Tricky na naman to. But like a person who is just a saint. Okay. Eh paano kapag merong isang santo? Never did anything wrong in their life. They are not Christian. They can go to heaven? Okay. Itong taon to, namuhay na walang kasalanan. Okay, makakarating ba to sa heaven dahil pero hindi siya Christian? Man. Ano sagot nyo? Ano sabi ni Joyce? If they don't believe in Jesus, no. Sabi naman ni Will, tao. This is brutal. Grabe naman to. What's my stand on that question? Okay, let's make a stand on that. Itong question na to, very tricky. Okay, what if you're a saint? Okay, hindi ka Christian, will you go to heaven? Okay, ito po ang sagot ko. Ito, akin lang to ha. Akin lang to. If you're a Christian, if you're a saint, but you don't believe in Jesus Christ, sabi ng Bible, I am the way, the truth, and the life. No one shall come to the Father except through me. Amen, Baron? Okay, I am the way. Kailangan ng Jesus. Kailangan mo si Jesus. Kahit anong bait mo, sabi ko nga sa iyo sa Romans 3:20, for all have sinned and fall short. Kahit anong bait mo, hindi enough ang bait mo. That's one side of the coin. And what is the other side of the coin? What if ako ay nabuhay na walang kasalanan? Kasi hindi ko alam na meron palang Jesus. Naitindihan yun? Example, what if ako ay nakatira sa Mount Hibok-Hibok? Okay? Ako ay nakatira sa kuweba. Hindi ko narinig ang gospel of Christ. Never heard in my whole being. Narinig ko ang salita ng Diyos. Walang nag-share sa akin. Walang missionaring nag-share sa akin. Wala ko napanood na TV. Ako ba ay maliligtas? Ano ang sagot nyo? Oh, di ba? Di ba? Ayun isang aspect of the coin. If you've never heard about Jesus Christ and you've never done anything wrong, okay? For me, dito ngayon papasok yung tinatawag natin, God is just. Baby, bagong panganak, saan pupunta? Impyerno? Hindi pa niya tinatanggap si Christ eh. Wala pa siyang relationship. Isang bingi. Wala narinig, tas bulag pa. Tas pipi pa. Kabawa naman yun, no? Bingi, bulag, pipi, bingi. Hindi niya narinig ang gospel. Saan siya pupunta? Hello? Although, ignorance of the law, except no one, excuse no one, dito papasok ngayon, bahala na si Lord. God is just. Dito papasok yung the justice of God. Pero kung ikaw, grabe, sinira na sa'yo ang gospel, meron TV, may internet, na-share na lahat, pero ikaw hindi ka pa rin na naniwala kay Jesus. Tapos sasabihin mo, mabubuhay ka ng banal. Tignan mo yung katabi mo. Brother, hindi ikaw yun. Do I make sense? Naintindihan niyo ba yung grasya ng Diyos? Okay. And that's my prayer right now. For you to understand the grace of God. The grace of God is not napipilitan. Legalism yun eh. That's not the grace of God. Yung gagawin mo lahat para lang malulahat, para matuwa ang Diyos sa'yo. Okay? I would like to use the word para matuwa ang Diyos sa'yo. Gagawin mo lahat because of the reward. That's not the grace of God. Yung kabilang side naman, ay, gagawin ko ang gusto ko. I will do what I want. That's not the grace of God. Hindi mo pa talaga tinatanggap si Jesus. And right now, I would like to end with this. Can I ask the praise and worship team to give me a background music? Yan. Pwede ba natin i-flash sa screen yung chorus nung kanta kanina?
nung mabagal yung third song, yung Anthem of Grace. So, let my life resound your praise as an anthem of your grace. Yung first verse. Ayan. Ito, ang ganda yung sinabi nito sa kanta kanina. I believe in a hope that's so secure. In your love, there is no fear. Salvation is sure. Because of the love of God, we have the salvation. Okay? Hindi because of magaling ka, mabait ka. Next. I believe on the cross, you took my pain. All my sins are washed away, forgiven and free. Not free to do what you want, but free to live with Christ. Pag naranasan natin itong totoong relationship na to, the fruit of the Holy Spirit, the gifts of the Holy Spirit will work out for our salvation. We don't work for our salvation, but it needs to bring out. Let's look in our hearts right now. Ano ang dahilan kaya mo ginagawa yung mga bagay na ginagawa mo ngayon? Lalo na para sa kay Lord. What's your reason? Can we all stand up? And to our visitors, pwede ko bang makita yung kamay ng mga visitors natin? How many visitors do we have? 12 visitors. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Meron tayong 12 visitors. Sa mga nag-invite, palakpakan din natin mga nag-invite. Alam niyo yung mga nag-invite na yan? They have the presence of God. They have the grace of God. Ang laman ng utak ng mga nag-invite na yan, hindi ako kayo, tawag doon, hindi sila mapakali na sila lang ang magkakaroon ng relationship with God. Ang laman ng utak ng mga yan, kailangan yung mahal ko rin sa buhay, madala ko kay Lord. Sa mga visitors po namin, alam niyo po, hindi po to aksidente. It is really the plan of God for you. It's a plan of God for you to hear the word of God. And most especially yung topic po natin about the grace of God. It's about the grace anatomy. Kaya hinimay ko po yung grace. Kasi ayaw po natin na magkaroon kayo ng maling konsepto about sa kagandahan loob ng ating Panginoon. Ang kagandahan loob ng ating Panginoon is hindi about good works. That's religion. Okay? But what we have, what we want to offer you right now is the love of God. Kung sino man yung bago na yan, sa mga attendee ng JCCM, pakitapik nga sa balikat kung sa tingin mo yung katabi mo bago. Sabi mo, mahal ka ng Diyos. Sige, kung sino man yung nag-invite sa'yo, akapin mo naman, sabi mo, mahal ka ng Diyos. What we need right now is the love of God. Okay? It's really the love of God. Kaya marami kasi ano ngayon napapagod eh. They get tired of doing this, doing that. Kasi once in my life, when I was in what? First year high school, I learned about grace. Naintindihan ko to ng grace. But as I mature as a Christian, medyo tumatanda, yung grace na nadagdagan ng iba. Grace with good works. Kailangan grace with obedience na ganyan. Na-misinterpret ko. Okay? Na Lord, it's all about you. It's not about anything. It's just all about you. If you have the right standing with our God, you have a right relationship, it will always produce good works. And to our visitors, if you want to have a relationship with our God, apat lang po ang gagawin natin. Okay? A, you need to admit. Admit what? That admit that I'm a sinner. Kailangan nating admit na Lord, ako ay makasalanan. Ito ay minana ko mula kay Eva at Adan. Na wala akong magagawa, kundi talaga Lord, ako ay makasalanan. B, you need to believe na Lord, naniniwala ako para ako ay mapatawad mo, ay maniwala ako kay Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo. Kailangan ako maniwala na hindi ko kaya iligtas ang sarili ko kahit anong bait ko.
Kahit anong good works gawin ko, umatin man ako ng church linggo-linggo, mag-fasting man ako, magbigay ko ng offering, maging mabait ako kahit kanina, hindi enough. Kundi, just to accept your gift. Just to accept the grace of God. See, you need to confess. Confess what? Lord, I want you to become not just a savior in my life, but I also accept you as my Lord. Kasi, every day as a Christian, you need to have a Lord. Hindi ikaw ang Lord ng buhay mo dapat. And lastly, D, we need to decide. Narinig mo ang salita ng Diyos ngayon. Ano ang plano mo? Sa kana? Ipagpaliban? But what we're offering you right now is to accept Jesus Christ in your life. A, admit. B, believe. C, confess. And D, decide. Let's all bow our heads right now. And let's feel the presence of God as the praise and worship sing this song. May I request the adet and the backups. You can just bow our heads, or if you want, you can sing with the music team. I believe in a hope that's so secure. Yes, oh God. In your love there is no fear. Salvation is sure. I believe on the cross you took my pain. All my sins are washed away, forgiven and free. And now I see, as you are, so are we. Let my life resound your praise, as an anthem of your grace. There is power in your name. Hallelujah, Jesus, you reign. Sa ating mga visitors, I want you to pray this prayer with me. It's a prayer of acceptance to our God. Sabihin mo, Lord. Sige, sabihin mo ng malakas. Sabihin mo, Lord. Inaamin ko po na ako ay makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Pero Lord, sa araw na ito, tinatanggap ko ang kagandahan loob mo. Tinatanggap kita sa buhay ko bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pinapapasok kita sa aking puso. Manahan ka, Panginoong Jesus. Baguhin niyo po ako. Gawin niyo po akong isang anak na sumusunod sa kalooban mo. Mawalhati ka. Ito aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lamang nalalangin. Lord, may the grace of God fill in us, O God. May the grace of God be with us every day. It is what we ask. Lord, forgive us. We ask for forgiveness kung kami ay magiging, minsan nagiging ginagawa namin lisensya ang kagandahan loob mo. That we sin, we live in sin. Lord, forgive us. And we also ask forgiveness kung kami ay nagiging legalist or legalism, O God, na we tend to judge other people. Na nagiging mas magaling kami, we become self-righteous, we become holier than thou. And that's not your plan for us. Ang plano mo ay maging malaya kami, to have freedom, to have liberty. Liberty in having a relationship with you. Lord,
May this day be a day of your abundant grace in our lives. Be an abundant grace, O God, in our ministry. To have an abundant grace in our family. To have abundant grace in our work. Lord, luluwalhatiin ka pa rin namin, Panginoon, no matter what we experience in our lives. Dahil, Lord, you deserve everything. Sa umagang ito, lahat ng anak ng Diyos, lahat na nakatanggap ng agandahan loob ng ating Panginoon ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.